Ayun, good day sa lahat. So meron ditong napakagandang helmet design na dumating dito sa shop and syempre available na sa atin. So before natin italakay kung ano yung nakasulat dito, kung ano yung kagandahan nito, ay meron akong nakita dito sa kanyang user manual. So siguro ito yung mga country na gumagamit ng isang Access na helmet brand. So sana hindi nakalam, Access brand helmet po ito. So ito yung mga mostly na country na gumagamit: Greece, Finland, France, Italy, Brazil, mostly Europe country yung mga gumagamit ng ganitong klaseng helmet brand. No? So doon pala malalaman natin na sobrang tibay ng isang helmet brand na ito, kasi nga internationally kilala itong Access na helmet brand. So I think alam nyo naman kung ano yung Access brand, pwede nyo dyan i-research. So, mostly sa Italy po siya pinaproduce tapos ini-import dito sa bansa natin. So isa sila, partner sila ng SEC company. So sa hindi nakaalam, partner po sila ng SEC company, kasi nga nakita ko dito may sticker siya na SEC, and then ayan na, nakikita nyo dito. So ano ba yung mga nakalagay dito, ano ba yung kagandahan niya? Una-unang mafe-feel mo and manonotice mo kapag hinawakan mo siya, kaya siya ng kahit siguro isang napakagaan, kahit isang daliri kaya siyang buhatin. So yung kanyang bigat ay nasa 1,500 grams, sa size na medium 57 to 58, yung size niya nasa 1,500 grams. So nakasulat dito Access, tapos Draken Star, ECE R22.05 DOT FMVS na N218 certified, and then may ICC and may logo na Philippines dito. And kahit saan mo tignan yung kanyang design, napaka colorful, napaka saya, napakagandang tignan niya. Parang sobrang attractive siya kung naghahanap ka ng helmet na super attractive. So isa na dito siguro yung ito yung marirefer ko or ma-offer ko sa iyo, na napakaganda ng kanyang graphics. Side, ito yung side niya, ito naman yung sa harap na look niya. And then dito sa may uluhan, and then dito sa may taas niya, sa gitna, ayan yung nakasulat na ng pabilog. Napakaganda ng kanyang graphics. And then meron siyang dalang spear na lens. Yung kanyang lens ay isa ding photochromatic, kagaya ng helmet natin na kung maaraw ay nagda-dark siya, and then sa gabi naman ay medyo nagki-clear yung kanyang visor, di ba? So napakaganda ng isang visor na ganun, kasi yung mga past na mga visor na na-release dito mostly sa atin bansa ay hindi photochromatic. So kapag nakabili ka ng photochromatic na nagre-range lang na sa 3+, napakaswerte mo na, dahil maganda yon na visor, no? So hindi ka na, mostly kung tinatamad ka, hindi ka na mag-change ng visor mo, kasi nga kapag gabi nagki-clear na siya. Hindi siya totally nagki-clear, pero at least medyo nagki-clear yung kanyang pagka-dark yan. And then kapag maaraw naman, nagsu-super dark siya, nagda-dark dito. Kapag na-detect niya na mainit na, so hindi ka na masisilawan. So ang napakaganda pa ay single visor lang siya, pero napakagaan, kagaya ng Revenge natin na MT helmet na napakaganda din, nasa 1,500 grams din. Then pinlock ready, fog off ready, pwede mo siyang lagyan ng peel off sticker dito. May lagayan siya ito na ano lang, may sticker lang kasi hindi makita. So dito sa loob makikita din siya. Meron din dito siya kagaya ng ibang helmet brand na may lagayan ng pinlock na fog off. Ayan, kung gusto mong lagyan, meron siya. And then kagandahan pa, meron na din siyang silyado na goma dito para siguro hindi mapasukan ng tubig, no? So kung nagtatanong ka naman kung intercom ready, yes, intercom ready po ito, ang helmet na to. So sa price nito, nasa 3,000 plus dito sa shop. Sa ibang shop din, ganun din yung kanilang price, no? So doon na rin, yun na rin yung susundin natin kung ano yung kanilang price, para hindi na pumunta or mag-order pa ng malayo yung mga consumer natin dito or mamimili, no? And then dito pala, before natin kalimutan, meron siyang minimal lock dito. Ayan, ayan. Yan, dito yung makikita yung kanyang minimal na lock, no? So ayan, yan yung kanyang lock dito sa kanyang visor. Mostly kasi dito yung kanyang lock, no? May pinipindot dito tapos nag-open. Or dun sa past natin na video na set, dito yung kanyang minimal na lock. So sa kanya dito, so size medium po ito. Clear visor yung dala. And then before natin makalimutan yung kung paano i-change yung kanyang visor, ay gagamit ka ng Phillips screw na tools para ma-change yung kanyang visor. Siguro for protection, na hindi siya madaling makuha or ma-release, yun yung in-option nila
na dito na ilagay, no? So about naman dun sa kanyang strap, ito yung kanyang strap. I think itong strap na to ay, correct me if I'm wrong, pero isa tong D-ring or double D-ring na tinatawag. Research nyo lang dyan. Pero ito yung kanyang strap. Ayan, kung nakikita nyo. D-ring, I think D-ring or double D-ring. Meron kasing isa pang double D-ring dito. May parang bitones pa. Pero ito, wala siyang bitones. Parang sinusuot lang siya papunta doon and then pabalik dito. And sobrang tibay niya. Na siguro sa ibang bansa, ito din yung kanilang strap. Kaya nga, napaka-safety niya. And syempre, ganun din dito sa kanyang visor kanina na napaka-safety din. Hindi siya basta-basta nakukuha. So, pag i-release mo siya or i-change mo yung kanyang visor, ay maggagamit ka ng isang tools na Phillips screw. So, yun. Yung clear visor niya ay photochromatic din pag off-ready. And then, ganun din sa kanyang spare na visor kanina. Kung nakita nyo, ayan. Photochromatic din. So, research nyo dyan kung ano yung photochromatic sa mga hindi nakaalam. Pero sa nakaalam, edi goods. Pero yun yung, again, yun yung isang visor na sa helmet na nilalagay na kapag sunny day ay nagda-dark and then kapag gabi, medyo nag-clear siya, no? So, yun lang siguro sa video na to. Nasabi ko naman siguro lahat. Kung may nakaligtaan man ako, please comment lang kayo dyan. Ayan, tignan nyo. So, sa mga vents naman, so up and down meron siyang vents. Ayan. Tapos, ayan. Yan yung looks niya. Siguro ito. Parang ganyan kapag ginagamit na siya. So, yun lang sa video na to. So, again, meron pa tayong helmet na i-review dito. So, again, sa nag-comment doon, hindi po ako nagpo-fully review or whatever na sinisira yung isang helmet. So, tinatalakayan natin kung anong kagandaan ng isang helmet and then yung kung ano napifeel natin and kung anong specification na nakalagay lang dito sa isang helmet na to and kung ano yung alam po sa isang item na binibidyoan natin. So, yun lang sa video na to. Peace.